Baguio Beans. Welcome back to my vlog. Wow! We have a... Do it! Apil! May bago tayong mic para sa vlog natin. Yung sa last vlog kasi medyo na-disappoint ako sa wind noise. Pag lumalakas yung sound ng engine, pag bumibilis tayo, nawawala yung boses. So, ito na nga, ito try nating i-check kung mas maganda tong bagong setup na to. Yung mic natin, in-order pala natin from memory.ph Facebook. Legit na supplier ng GoPros. NANI? Galit si kuya. Nabusinahan kasi. Anyway, vlogging supplier sila. So yung mga items na binibenta, mostly GoPro, mga accessories ng GoPros, SJ cam, mga mics, mga filters. Yun, so doon natin kinuha yung mic. Purple Panda pala yung pangalan ng mic. Yung last kasi na mic natin, wala siyang dead cut. Kaya siguro medyo pangit din yung audio niya. Kasi yung Tascam, yung levels ng recording niya, naka-auto siya. So kung anong pinakamataas na decibels na nare-record, yun ang pumapasok sa recording ng audio. Back muna tayo sa setup na ganun. Try natin yung na-research natin sa YouTube. So yung Purple Panda, papasok sa mic adapter, GoPro mic adapter, tapos saksak sa GoPro. Try natin yung setup na yun. Kasi most na vloggers, ganun naman yung setup nila. Medyo may kamahalan, pero at least yung quality ng audio is, I think, better, na mas malayo. Although okay naman yung audio ng Tascam, kaso yun na nga, pag sa low revs tayo, medyo okay naman siya, sobrang clear. Pero pag sa mabilisan ng takbo, nawawala yung boses natin. So let's just try this one. I have a positive feeling naman about this. Maaga kaming lumabas ngayon sa kitchen kasi sobrang init, hindi na namin kaya. Bawi na lang bukas. Kasama natin si Mrs. Magra-run tayo dito sa may long lamtang, tapos yung lalabas sa irisan. Try nating habulin yung sunset. Yung rota na dadaanan natin, usually ito yung rota na dinadaanan ko pag nag-break in ng mga motor. Guys, bale, nag-start ako, nag-aaral ng magmotor sa Kwan Honda na 49cc. 49cc na Honda CBR yata. The CB basta yung malilit na parang pocket bike. Doon tayo natuto magmotor sa Sagada. Tinuruan tayo ng pinsan natin na mahilig din sa motor. Shout out sa mga taga Sagada dyan. Doon tayo na hook sa riding. Then after that, kumuha tayo ng XR200 sa first business natin nung may business tayo sa computer shop. Habang tumatanda, kailangan mo talaga ng sariling service. So nung nag first business kami ng computer shop, ang first na binili ko na service ko is yung XR200. Second hand siya. Believe ka naman sa mga XR200, medyo mataas din yung resale value na. Pero after that pala, kumuha tayo ng Mio. Nung nabenta na natin yung XR200, trinay ko yung Mio for city-city driving lang. Trinay nating mag-Mio, yung first na labas na Mio noon pa. Soul, Mio Soul. 115cc yata yun, or one, oo, or 110cc yata. Before nung pandemic, nag-upgrade tayo ng CRF200 at 250, CRF250L pala. Yun, medyo na-enjoy ko yun. Parang feeling ko naka-big bike ako nun eh, yung CRF250L. Kasi syempre 250 siya. Galing from 110cc. Malakas din yung power niya. Kayang-kayang sumabay sa mga 600cc at saka 1000cc, biruin mo. Pero syempre sa kurbada lang. Nag-ride kami noon sa mga kwan, mga friends ko noon, barkada. Naka Honda CB600RR at saka yung isa naka 1000cc na Yamaha R1. Kayang sumabay, pero syempre kailangan paiyakin mo yung makina.
Yung akala mong sumasabay ka na, pero pag sa streets, bigla kang iniiwan. Nag-shift gear ka, pero naka-six gear ka na pala. Nailong ride ko na rin yun sa Sagada noon. Sarap, sarap mag-ride, kahit solo ride lang. Fast forward tayo, nagka-pandemic. Ito, lumabas na ngayong Shrimp Pirate. So, tagal ko nang na-dispose yung CRF na yun. Pero yung nagka-Shrimp Pirate, syempre kailangan ulit ng bagong motor kasi sa deliveries. Parang rason ko na rin yun para kumuha ng motor na medyo yung malapit-lapit sa dream bike natin na MT-07. Kaya pinush ko nang kumuha ng MT-03. Buti po mga exim misis. Time check 5:40. Try natin habulin yung sunset sa Lourdes Grotto. Hindi pa kami nakakapunta doon, pero ang dami ng photos tsaka videos na nakikita ko sa Facebook. Ganda naman. Sobrang init ng panahon ngayon. Grabe. Lalo na pag nasa kitchen ka, habang nagluluto, mafe-feel mo talaga yung init. Multiplied siya, multiplied. Sa mga hindi pala nakakaalam, guys, yung mga may sasakyan dyan, yung mga natutuon na sasakyan, dito pala pinupunta sa may irisan. Papakita natin mamaya. Wait lang ah. Yan, dyan napupunta yung mga natutuon na sasakyan. Ang layo. Kaya pag natuwa yung sasakyan nyo, malayo pang puntaan nyo before her makukuha. So guys, please, pag magpa-park tayo, sa may tamang parkingan lang. Kasi pag matutuwa yung sasakyan nyo, ang lagi na ang mababayaran, ang layo-layo pa yung puntaan ng sasakyan nyo. So ito, test na to guys. Medyo high speed tayo ng konti. Check natin mamaya kung maganda yung boses. Yan, medyo tinamad na yung mga police mag-checkpoint. We can't blame them guys. Ilang taon ng ganito ang situation natin dito sa Pilipinas. Yung pandemic. Everyday na lang sila nakaganyan, nakatutok sa mga checkpoint. Grabe yung trabaho nila. Kaya minsan we can't blame them pag napapagod na silang same na lang everyday ang ginagawa. Woo! Yeah! Sana okay audio. Yung mga ganitong parts dun sa last video natin, nawawala yung boses natin eh. Try natin ulit. Yan, test mic, 1-2, 1-2. Sana okay yung boss natin. Yung last na video, kahit nakababa yung visor, sobrang kuan eh. Wala, mas napipick up yung tunog ng makina kesa sa bosses. Kaya nawawala yung voice natin. Sayang, dami ko pa namang sinabi na kuan, na life experience, life changing experience dun. Hindi, joke lang, joke lang. Daming kwento ko lang, nasayang lang, pero okay lang yan. We'll save it for another day. Baguio Beans Rides guys. Like and follow, subscribe. Sana open yung pupuntahan natin. Hindi ko lang alam kung ano ang patakaran doon. Kailang maaga ba or kailang may bayaran. Kung anong mga entrance fee, mga ganun. Check natin mamaya. Para sa mga hindi pa nakakapunta, at least malalaman nyo kung anong meron doon. Dito na tayo, Lourdes Grotto. So, ang entrance yata sa taas. If I'm not mistaken, hanapin natin. Noon, ang alam kong may lalakarin ka pa before ka kwan eh. Hindi sila nagpapapark doon sa taas, so hopefully magpapapark na sila malapit sa may yung viewpoint nila. Saan na yun? Dito ba yun? Ije nga to? Ano't bayadan? Ije nga panagyan. What?
Ijin ni pagbibiwan. JNT ko ni Barong Aday. Kun. Mano? Ah, sige, sige. So last time na pumunta kami dito, may kasal eh. Special na wedding 'yon para sa amin, El Garay Studios. Mirador Heritage and Eco Park. Okay guys, medyo wala daw barya, walang barya kaya medyo natagalan ng konti. Let's go. Woo, graba graba. Yan, sarap dito. Ay, grabe. Sarap ng hangin. So, where is it? I don't know. Ay, yun. May coffee shop din pala dito, guys. Ay, yun na yun. yun na pala yun eh. Ayun, may entrance pala dito. Nice. Oh, medyo wide pala yung place. Yung bell is dito lang. Pero sa baba niya may mga space pa, parang terrace. Terrace siya. Ito pala yung misis ko. Say hi. Change view tayo guys. Gamitin natin yung iPhone para hindi masyadong wide. Wide pa rin natin para mas maganda pala. So, ito guys siya. Ito yung bell. Yan. Ganda rin ng view. Kanya ka ng pwesto. Pwedeng magpwesto kung saan mo gusto. Pero, parang yung sunset natin, pangit. Medyo cloudy. Ito siya. So, may mga pagpupusan-pusan doon. Mga, ang tawag doon, mga upuan na medyo may mga design. Ewan kong ang tawag dyan. Yan, tingnan mo naman yan. May mga nagda-date-date pa. Ganda naman. Yan. Pero, ang concern ko is walang sunset. Sayang. So guys, recording pa rin tayo. Papakita ko lang saglit. Ito yung setup natin. So yung GoPro adapter, ito na siya. Naka Ulanzi case tayo kasi kaya diretso na siya dito. May compartment siya para sa adapter. Yan. Check nyo. And then ito yung purple panda na mic. Yan. Tapos re-nap around ko na lang yung mic dun sa inside ng helmet. Okay guys. Yan. Ganda bang setup? Hindi. Kinopya ko lang yan. YouTube. Ganda. So yung mga nakikita-kita ko lang sa Facebook, andito na tayo guys. Medyo mahal lang yung entrance fee nila. Wait, tanungin ko si Mrs. kung magkano binayaran dun. Mini! Manot binayaran, Mrs. Per head. 100. So yung entrance fee is 100. Parking fee is 25 pesos. Is it worth it, guys? Kayo na po ang humusga dyan. Pero para sa akin, minsan lang naman eh. So, okay lang yan. Supportahan na lang natin ang sariling atin. Wait, picture tayo after this. Ganda. Tapos try natin mag-aerial. Gamot. Picture lang siya. Hindi, okay lang yan. Yan, tapos kaslanga mag-magnaka nga pa forward is eh. Yan. Hindi, back up ay back. Isa pa, one more. 1, 2, 3. Selfie tayo. 1, 2, 3. Okay. Yan, naka konting shots naman tayo guys. So, ngayon itry natin mag-aerial. Hindi ko alam kung bawal dito pero feeling ko okay naman kasi may nakita akong mag-aerial noon dito. Try natin.
Malaki na tayo guys, medyo hindi tayo prepared, low bat siya, hindi naka full charge. Sayang guys, tingnan nyo naman, super cloudy talaga sa may La Union. Hindi na makita yung sun. Ito yung Cafe Inigo pero naka-close naman, sayang. Gandang magkape siguro dito. Tingnan nyo naman yung seats and tables nila. And then yung background nyo is yung sunset. Saan ka pa? Siyempre, sa Baguio lang yan. Ayan guys, so doon na muna mag-end tong vlog na to. Short vlog. Hopefully okay yung audio natin. So balik na kami sa bahay para makapagpahinga ulit. Like and subscribe guys. Baguio Beans Rides. See you on my next vlog. Ride safe and ride smart. Bye.